Christianity is really all about Christ. It is about the person, the thoughts, the teachings, the deeds of Jesus Christ. Ang kailangan lamang po natin laging bigyan ng priority is to keep falling in love with Jesus. Kuminsan po tayo ay nawawala ng gana sa ating mga pagsisikap. Kuminsan merong nagba-backslide. Kuminsan merong nawawala ng sigla sa buhay espiritual maging sa paglilingkod sa Diyos. At isa lang ang nagiging dahilan niyan, that we forget to keep falling in love with Jesus. At ano po ba ang mga katangian ng Panginoon? Ano ba ang kanyang mga katuruan? Ano bang dapat maalala sa kanya para lalo natin siyang mamahal? At patuloy na lumago ang ating pakikipag-ibigan sa Panginoon. At yan po ang ating bibigyan ng tuon ngayon. The Lord's humility and propriety. Kung merong mga pagkukulang at panlalamig ang mga Kristiyano, ito ay sa pakikipag-ibigan sa Panginoon. At pag may kulang doon, nagkakaroon na ng mga ibang-ibang mga symptoms, iba't-ibang mga pahiwatig sa iba't-ibang bahagi ng ating buhay, pero ang totoo noon, it is lack of love and love affair with the Lord. Aming Ama, nagpapasalamat po kami sa tagumpay niyo na sa kabila ng iba't-ibang kalagayan namin, kami tinitipon niyo para makasamba sa inyo. We like you to be in the center of our fellowship, to be in the center of our lives. Now, Lord, take that central place. Sit on your throne of power and glory. Continue to receive our worship, our offerings, our thanksgiving, and may you dispense blessing to us right now. And Lord, may you find us continuously and consistently falling in love with you. Lord, may you let your face shine upon us. And may your words give us peace. May your words straighten up our crooked lives. And may your words be our light. Teach us, Father. Be the speaker. We seek you confidently in the name of your Son, Jesus, our Lord and Savior. Falling in love with Jesus. Pagka po nagtatanong tayo, bakit mo mamahal ang iyong asawa? Bakit mo mamahal ang iyong kaibigan? Bakit mo mahal ang iyong anak o magulang? Kadalasan nagbibigay tayo ng mga katangian na nagiging dahilan para sila maging kaibig-ibig. Ano-ano ba ang mga katangian ng Panginoon na talaga namang kaibig-ibig? Isa dyan sa atin pong series ng pag-aaral, ang kanyang kababaang loob at ang laging pagiging tama ng kanyang asal. Matthew 3:13-15, ang atin pong tutunghayan. Then Jesus came from Galilee to the Jordan to be baptized by John. But John tried to deter him, saying, I need to be baptized by you, and do you come to me? Jesus replied, Let it be so now. It is proper for us to do this to fulfill all righteousness. Then John consented. Napakaganda pong window into which we can look at the character of Jesus. So let's take a look at what the Lord did. Mula po sa Galilea, siya nagpunta sa Jordan River. It was a journey that could have taken him 25 kilometers of walking. Hindi madali. Siya ang anak ng Diyos, hari ng mga hari, tagapagligtas ng daigdig, but he submitted himself to a public baptism, to an ordinance that was only for humans. He submitted himself to the ministration of a prophet who was just a man. An exalted prophet maybe, but in the presence of Jesus, he was just a man. And he submitted himself to the ministration of what you might call a subordinate. He humbled himself before John, who for all intents and purposes was an inferior. Isipin ninyo na ang Panginoong Jesus maglalakbay ng malayo, maglalakad, pupunta kay Juan para magpabautismo. John, who was full of the Spirit, quickly understood the implications. And John did not want to place himself above Jesus. He tried to stop the Lord. Nung makita ni Juan na etan, dito ang Panginoon at magpapabautismo sa kanya, sabi, naku, hindi po yata tama ito. Hindi bagay. Pinigil ni John, subalit hindi napigil ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, hayaan mo na. Tupli natin ang lahat ng mga tamang gawin. At least for now, let us do all of this because this is proper. Si Juan na sa Matthew 3:11, sinasabi niya sa mga tao, I baptize you with water for repentance, but after me will come one who is more
powerful than I, whose sandals I am not fit to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. Kung minamalaki na ng mga tao ang ginagawa ni John, sabi ni John, maliit na bagay ito. Binabautisma ang ulo kayo ng tubig na nanggagaling dito sa ilog na ito. May kasunod ako, may darating na pinaghahawian ko ng daan. Siya ang the real thing, sabi niya. Siya ang magbabautismo sa inyo ng Espiritu Santo at ng apoy. Siya ang tutupok ng inyong mga kasamaan at mga karumihan at maglilinis sa inyo na ni hindi ako karapat-dapat na bitbitin ang kanyang sapin sa paa. Pagkatapos, narito ngayon ang Panginoong Jesus, magpapabautismo kay John, baligtad. But Jesus insisted. For now, sabi niya, sige na. It is proper and in order to complete the requirements. It is the proper, the correct, the beneficial thing to do at this time. So what can we learn about the Lord here? That the Lord was proper. He was proper. He obeyed the rules. He did not seek VIP treatment. And He showed and He led the way. Sabi naman niya sa John 14:6, I am the way. His way is the way. It is not just a way among many ways. It is the way. Kaya nakikita natin dito, napakagaling niya. Kung saan niya pinapupunta at pinadadaan ang kanyang mga tagasunod, ang kanyang mga anak, nauna na niyang daanan. Maging ang pagsunod sa tubig ng bautismo, sinunod niya. Wala siyang ipinagagawa sa atin na di niya naunang gawin. Wala siyang kabanalan, pagtitiis, pagsasakripisyo na hinihingi sa kanyang mga anak na hindi na niya naunang ginawa pa. Sa katunayan, may mga ginawa siyang hindi na niya ipinagagawa sa atin. Tulad ng mamatay sa krus, mapako doon, ginawa na niya para sa atin. Subalit may mga ginawa siyang marapat lang sundin at sundan ng lahat ng kanyang mga anak. 1 Peter 2:21, to this you were called, because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in His steps. Kaya maging sa simpleng-simpleng pagsunod sa tubig ng bautismo, tayo ba'y nakasunod na dyan? O do we think we're exempted? Kung ang Panginoong Jesus, na hindi naman niya tunay na kailangan yun, ay nagpasailalim sa pagbabautismo, lalo naman ang kanyang mga anak. At lahat ng kanyang pinadadaanan, pwedeng pagkatiwalaan. We can trust the map that Jesus gives us because He had passed that way Himself. Kumisan po, meron akong nakitang mapa. Dito ka makakarating, may X, may note, 2 kilometers before the Catholic Church. Paano ko malalaman na 2 kilometers na before the Catholic Church? Eh, before nga. Naiintindihan nila dahil taga ron sila. Meron pang kalsadang putol, 2 poblasyon. Pero doon ka pupunta. Paano ko malalaman na yung kalsadang yun ang 2 poblasyon kung hindi naman ako taga-poblasyon? Mahirap sundin ang mga mapa, lalo't ginagawa ng mga tao na hindi user-friendly ang pananaw. Pero ang mapa na ibinibigay sa atin ng Panginoon, dinaanan niyang lahat na test na niya. So alam niya, pwedeng pagkatiwalaan yun. Pag sinabi ni Lord, lumiko ka sa kanan, dumiretso ka, umakyat ka, sundin, dahil nadaanan na niya. Kung ano pa man ang mga makikita niyo mga kapatid sa Biblia, mga katuruan ng Diyos, sinasabi niyo parang hindi yata ito practical, parang mahirap ito sundin, magtiwala dahil ginawa na ng Panginoon yun. Now, sa simpleng ginawa ng Panginoon na pagsunod sa tubig ng bautismo, may mga malalalim na katuruan na maaari nating makita. Let's take a look at what the Lord taught and teaches through His humility and propriety. 2 very simple acts that He did. Matthew 3:16-17, sa pagpapatuloy ng ating binasa kanina. As soon as Jesus was baptized, He went up out of the water. At that moment, heaven was opened, and He, referring to the Lord Jesus Christ, He saw the Spirit of God descending like a dove and lighting on Him. And a voice from heaven said, "This is My Son, whom I love. With Him I am well pleased." And He, the Lord Jesus Christ, heard it. After the event, because of the event that the Lord was humble, the Spirit of God descended and lighted on Him. And the Father in heaven affirmed Jesus as His Son, beloved by Him, pleasing to Him. Jesus saw and heard these wonderful events.
His humility and correctness made him see and made him hear. Tayo po ba nakakakita ng dapat makita? Nakakarinig ng dapat marinig? Maaaring may mga bahagi ng ating buhay na merong dapat na tayong nakita, karunungan, realization, katotohanan, pero hindi natin nakita dahil tayo'y nagmamataas. Maaaring merong pagtutuwid, direksyon na ibinibigay, pero hindi natin marinig dahil tayo'y binibingi ng ating mga kataasan, mga kayabangan. Pag tayo hindi na lumalagay sa lugar, sobrang taas ng pagtingin sa ating sarili, nabubulag tayo sa mga dapat makita. Nabibingi tayo sa mga dapat marinig. But the Lord's humility exalted him. Luke 18:14, everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. Nangyayari na po ito sa sanlibutan, subalit ang malungkot kumisa'y nangyayari pa rin maging sa mga anak ng Diyos, maging sa mga lingkod ng Diyos, na itinataas ang kanilang sarili higit sa dapat nilang kalagyan, at least for that moment. Dapat ganito ako, dapat ako bigyan ng church ng kotse, dapat bigyan ako ng laptop, dapat bigyan ako ng malaking bakasyon, bigyan ako ng allowance, bigyan ako ng ganyan at ganito. Pero tingnan mo, may bunga ba? Ano ang bunga? Wala namang bunga, ay gustong pumitas. Kasi nagmamataas, itinataas ang sarili. Dapat by now ay ganito na ako, dapat ay umasenso na ako. Wala po bang Diyos sa langit na nakakakita ng lahat ng bagay? Isang Diyos na makatarungan na hindi ka ba niya bibigyan ang dapat mong matanggap kung talagang karapat-dapat? But a person can only known by his fruits. Sabi ni Lord, you will know them by their fruits. Huwag kayong padadaya sa mga pangako. Huwag kayong padadaya sa mga magagandang salita. Huwag kayong mga padadaya sa nakikita niyong potential, sapagkat potential parang yon, sinusukat ang isang tao, lalot ang Kristiyano, lalot ang lingkod ng Diyos, sa kanyang bunga, sa kanyang nakaraan, hindi sa kanyang ipinapangakong darating pa lang. Kasi baka tayo matanso, maraming mga tubog sa ginto. Akala mo ginto, pero hindi pala nung nabasa ng suka, nalaman mo, tanso. Sapagkat itinataas ang sarili, nakabaligtaran ng nakakapagpalugod sa Diyos. Humility, propriety pleases the Father in heaven. Dahil ang Panginoong Jesus ay nagpakambaba, nadinig niya ang tinig ng Ama sa langit, ikaw nga ang anak kong kinalulugdan ko at aking pinakamamahal. At ang Espiritu ng Diyos ay lumapag sa kanya na mistulang kalapati, na puspos siya ng Espiritu. Nakikita, nadidinig yung patotoo ng langit na ito nga'y kinalulugdan ng Diyos. Baka tayo'y madaya, mga kapatid. Kailangan nakikita at nadidinig na kinalulugdan nga ng Diyos ang ating pagtitiwalaan. At yan ay nakikita sa bunga. At anong unang-unang bunga? Humility. Pagpapakumbaba, hindi pagtataas sa sarili. Hindi pagpuri sa iba at pamimintas sa bala ng nakapaligid. Hindi sa pagputol ng ulo ng mga nasa paligid para ikaw ang matirang pinakamataas at matangkad dahil pinugutan mo ng ulo ang iyong mga katabi. Hindi natutulog ang Diyos sa langit. Siya'y may katarungan at ibubunyag niya ang lahat ng ating mga kayabangan, ang ating mga kapalaluan, ang ating mga pagmamataas. May itinuturo dito ang Panginoon sa atin sa pagpunta niya kay Juan Bautista. Go to your John the Baptist. Go to the Lord's prophet, to the Lord's anointed, go to the Lord's instrument. Siya ang pupuntahan, hindi siya ang papupuntahin sa atin. Mahirap ba sa Panginoong Jesus na sabihin, tawagin niyo si John at bautismohan ako dito. Pero siya ang nagsadya. Siya pa nga ang anak ng Diyos. Pero siya ang nagsadya doon sa lingkod ng Diyos. 2 Kings 1, 9-10, meron pong isang haring palalo, ang lakas ng loob na ipatawag ang propeta. Then he sent to Elijah a captain with his company of 50 men. Biro nyo, isang kapitan sa hukbo at may kasamang 50 sundalo. The captain went up to Elijah, who was sitting on the top of a hill
and said to him, "Man of God, the king says, come down." Sabi ng kapitan, "Lingkod ng Diyos, pinatatawag ka ng hari, manaog ka." Elijah answered the captain, "If I am the man of God, may fire come down from heaven and consume you and your 50 men." Then fire fell from heaven and consumed the captain and his men. Isipin ninyo. Sabi niya, "Lingkod ng Diyos, bumabababa ka dyan, pinapatawag ka ng hari." Sabi naman ng propeta, "Kung totoo ang sinabi mo na ako'y lingkod ng Diyos, kung ganoon ako'y pinagpapala at pakikinggan ng Diyos, e nawa ay umulan ng apoy at masunog kayong lahat dyan." And instantly, umulan ng apoy at nasunog nga silang lahat. Isang leksyon, huwag nagmamataas, huwag ipinapatawag ang lingkod ng Diyos, kahit ka donor, kahit ka nagbibigay. Do not make God's servant come to you unless you are bedridden or in prison. Alam niyo ng Diyos, kaya malaki yung itinuturo niya, visit the sick, visit those in prison, kasi alam niya hindi makakalapit sa mga lingkod ng Diyos. So sa ganung mga pagkakataon, dapat ang lingkod ng Diyos ang lumapit. But on all other instances, you go to the servant of God, just like Jesus did. Siya na nga yung hari ng mga hari, ginawa niya, tapos tayo pa, ang hindi sumunod doon. Let your John minister to you. No matter how superior you may feel, no matter how superior you may think of yourself, or no matter how superior you may actually be, submit to God's chosen servants. Hindi komot meron kang PhD in English literature, ayaw mo nang umaten sa Bible study na hindi makapronounce ng F ang teacher. Kasi hindi naman grammar school yon. Ngayon, siyempre, maganda kung nakaka-pronounce ka ng V at F. Pero huwag mong hayaan na yung edukasyon mo at yung sa palagay mo yung mataas mong kalagayan ay maging hadlang para ka magpakumbaba sa presensya ng lingkod ng Diyos. Kung siya man ay hindi nagkaroon ng pribilehiyong magkaroon ng mataas sa pinag-aralan, kung siya ang ginagamit ng Panginoon, ay magpakumbaba ka. Nakita niyo po yung qualification ng Panginoon at ni John the Baptist, pagkalayo-layo naman noon, sobrang layo, pero siya ay nagpakumbaba. Si John ayaw nga eh, sabi niya, "Hayaan mo na. Itong marapat, itong tama. Gawin natin." Hebrews 13:17, "Obey your leaders and submit to their authority." Gaano karaming mga anak ng Diyos ang nag-o-obey sa kanilang leaders at nagsasubmit sa authority? Gaano karaming mga assistant pastor, mga choir director, mga Sunday school teacher o principal ang hindi sinusunod ang kanilang pastor? Nagre-rebellion. Gusto magtayo ng sarili nilang mga kaharian. Obey your leaders and submit to their authority. Whoever aspires to be a leader must first be obedient to his own leader. Kaya kung hindi siya obedient, nakikita nyo na, eh hindi ito ang material to become another leader. Huwag tayong mapadaya sa mga pangakot, magagandang mga salita. Si Hitler may napakagandang magsalita, subalit napahamak ang halos ay kalahati ng mundo dahil sa ganda niya magsalita at mga nahikayat na sumunod sa kanyang mga panunukso. Ano po ang sabi ng Hebrews 13:14? "They keep watch over you as men who must give an account. Obey them so that their work will be a joy, not a burden, for that would be of no advantage to you." Masyado pong casual ngayon ng maraming Kristiyano. They obey only as their convenience allows. They obey only as they deem fit. But on all other areas, ang sarili na nila ang kanilang sinusunod. Kaya nawawala yung kapangyarihan ng church, nababawasan yung kapangyarihan ng fellowship ng Panginoon na dapat sana isang marching, conquering, victorious army. But what happens to an army when there is insubordination? It will collapse. That's why it is important to obey the chain of command. What else does the Lord teach us through His humility? Be sensitive to moments that require submission and humility. Do not be consistently high or glorious or above others. Do not desire to be above others. Ang itinuturo ng Panginoon, magpaligsahan kayo sa pagpapakumbaba, hindi sa pagmamataas, hindi sa pagyayabang. Maging sa mag-asawa, mga kapatid. Hindi ba higit lalo kayong mai-inlove sa inyong asawa kung siya'y mapagpakumbaba sa inyo? Hindi ang yabang-yabang niya? Hindi yung tinatrato kayo na para kayong basahan?
Yun na lang gusto niyang panoorin, ang mahalaga yung gusto niyang panoorin, hindi na. So siya ang may hawak ng remote parate. Naranasan niyo na mag-iabot sa inyo ng asawa, eto ang remote darling, ikaw naman ang masunod. Hindi, ako nagbabayad ng kuryente. Ako may hawak ng remote. No? Naging mas mahalaga na ba sa inyo kung anong ayaw niya, giniginaw na pala siya, gusto niyo yung temperature ng aircon, kayo naman gusto niyo parang nakano kayo sa Alaska. So magbalot ka dyan, gusto ko malamig. Hindi ba nawawalan yung pag-ibig, unti-unting nababawasan ng konti-konti, pero patuloy na nangyari yan, araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, taon, mamaya, gusto na makipaghiwalay sa inyo? Kasi wala nang mahanap na iibigin. But if we outdo one another in being humble, especially mag-asawa, sa palagay ko, 99% ng mga paghihiwalay, mababawasan. Yung pagpapakahumble, hindi pagka nagagalit na, nagsusumbatan. Ako ang kumikita dito, dinampot lang kita sa lusak. Nagsusumbatan. Ang ganda-ganda ko nung araw, pinakasalang kita, etong nangyari sa akin. Kaya nawawala ang pag-iibigan because people become proud. Romans 12:3, do not think of yourself more highly than you ought, but rather, think of yourself with sober judgment. Ibig sabihin ng sober, yung hindi laseng. Sabi yung iba, laseng ang pagsukat nila sa sarili. Nalalasing sila, hindi tama ang kanilang judgment. Akala nila ang taas-taas nila. Akala nila ang runong-runong nila. Akala nila ang galing-galing nila. Sabi, think of yourself with sober judgment in accordance with the measure of faith God has given you. So mahalaga po, lagi tayong magpakumbaba. Pwedeng magaling na magaling tayo sa isang area of our life, pero on all other areas, may mas magaling na sa atin. The more specialist you become, the less you know about everything else outside of your area of specialty. Kaya dapat mas magiging humble ka pa. May tatlo kang buhol-buhol na PhD, mas maging humble ka. Siguradong wala ka ng oras para pag-aralan ng ibang bagay. So sa mga bagay na yon, mangmang ka. Kaya dapat tayo ay mapagpakumbaba. What else does the Lord teach us? Be proper. Lumagay sa lugar. Kung ikaw ay may organisasyon, ikaw ay isang may sinusundan, maging masunurin. Meron ka ng mga pinamumunuan, mamuno ka talaga. Hindi ka naman makapamuno. Hanggang doon na lang ang kaya mo, dahil hanggang doon ka lang, ayaw mo pang may ibang mamuno sa mga tao. Wala tuloy mangyari sa lahat. Because a leader can only bring his people up to where he or her she could go. Kung hanggang doon ka lang, hanggang doon na lang ang iyong leadership. So you must allow others to minister. Hindi mo sosolohin. Lalagay tayo sa lugar, mga anak, igalang ang mga magulang. Mga magulang, mahalin ang mga anak. Respect God's chosen servants. Nakita nyo, pinaulan na ng apoy. Itatanong ko nga sa Diyos kung meron pa akong ganong prerogative din magpaulan ng apoy. Marami na sigurong natupok, buti na lang at hindi ko naiisipan ang mga bagay na yan. At kung wala ay mabuti siguro. Dahil the human nature will say, Lord, tupukin mo siya, tupukin mo siya. Because so many people can break a pastor's heart. In so many ways. Because you always expect your leaders to be supermen. Lagi na lang kayo i-encourage. Ine-encourage nyo ba naman? Lagi na lang kayo uunawain. Uunawain ba nyo naman? Laging kayo ang i-feed. Fini-feed nyo ba naman? One way makipagrelasyon ng maraming mga Kristiyano. Ang motto lang nila, give me. They always get and forget. Anong gusto nila sa kanilang mga spiritual leaders? You always give and forgive. People never realize how much pain they can give their leaders because of their ambitions na wala sa lugar, because of their complaints and high esteem about themselves na hindi naman bagay, because of their rebellions and disobedience. Kaya tuloy ang mga lingkod ng Diyos, pati si Moses, sabi niya, Diyos ko, patayin niyo na nga po ako, ang dami-dami kong tao nililid. Pati si Elijah, patayin nyo na ako, Lord. Ang dami mga prophet, talaga namang narating na yata yung napuno na sa mga tao. Because people are not humble. Instead of being humble, people are proud. Of course, the Lord showed the way. And another lesson is to fulfill all righteousness. Do not cut corners. Do not insist on personalized treatment.
on being exempted from the rules. Maraming mga Kristiyano, lagi gusto exempted. Pag magpe-pray na ang elder, ang pastor, o mag-pray na kayo, pwera na siya, hindi na siya makikipray. O mag-fast kayo, mga prayer warriors, pero yung siya hindi nagpa-fast. Exempted, the Lord showed the way. He got his feet wet. He led the people. So behold Jesus, the humble one, the proper one. Know and live by what is proper. Kailangan doon po tayo nananahan, tumitindig doon sa tama, sa correct, sa disente. 2 Corinthians 8:21, "For we are taking pains to do what is right, not only in the eyes of the Lord, but also in the eyes of men." Gawin ang tama. Tama bang itaas ang sarili, ibaba ang iba? Tama bang pintasan ang iyong organisasyon para magmukha lang na ikaw ang tama? Tama bang pagmukhain mong masama ang iba para lang pagmukhain mo ang sarili mong mabuti? Kung meron po tayo mga tanong na dapat itanim sa ating laging isip, pwede niyong idikit sa inyong refrigerator, isulat sa inyong mga bulletin board. A beautiful question to always ask is it proper? Is it proper? Merong isang rebellious teacher, merong isang rebellious na assistant, merong isang rebellious na ganito, is it proper to support them? Is it proper? Tama ba? Yun ang itanong. Is it the proper way? May nagmamataas, papalakihin mo palalo yung ego. May nagre-reklamo, lalo mo pang susulsulan. May nagagalit, lalo mo pang gagalitin. Is it the proper way? Or should we give balance? Kaya kuminsan, may mga tao nagpapakounsel sa inyong lingkod. Kuminsan, gusto na yatang sumama ang loob. Akala, laging kinakampihan ko yung kanilang isinusumbong. Pero di ba yun ang tama? Pag may nagsusumbong sa'yo, pag may nagagalit, bigyan mo naman siya ng balance, bigyan mo naman, baka naman hindi ganun, baka ganito naman yung ibig sabihin ng kinakalaban mo. Hindi yung gusto mo lang, kampihan ka ng kampihan ng kampihan. At siyempre, pag yung kabila naman ang kausap, ganun ka rin naman. May kabutihan naman siguro ito, isipin mo rin, baka naman nagkakamali ka. Maliban na lang ang gusto niyo sa counselor, sul-sul. At kakampihan kayo lagi agad. Di hindi tayo nagka-balance. Kaya ba nagpapakounsel, tatanungin ko, teka-teka muna kapatid, gusto mo bang humingi ng payo o gusto mong humanap ng kakampi? Linaw-linawin mo kung anong pakay mo. Kasi kung kakampi lang ang hanap mo, eh hindi ka dito dapat maghanap. Maghanap ka sa iyong mga kaya mag-anak. Alam niyo naman, maraming kamag-anak, bulag. Kahit ano na ang ginagawang kasamaan ng mga anak, kakampi pa rin. Kahit anong kamalian, nakakita na ba kayo ng magulang na yung anak ko kasi masama eh, na-influence tuloy yung mga kabarkada niya. Wala pa akong nadinig na ganun. Mabuti ang anak ko, masama ang mga kabarkada niya, siya ang na-influence. Siyempre yung mga magulang naman ng kabarkada yun, yun din na sinasabi, mabuti ang anak ko, yung kabarkada na yun ang masama. Dapat ang mga magulang hindi bulag. Maraming mga kasamaan ng ating mga anak ay hindi tuloy na puputol, hindi na itatama dahil kinukonsente. Lagi na lang inuunawa. But look at the Lord Jesus Christ. His humility teaches us that if we are wrong, we are wrong. If our children are wrong, let's admit it. Hindi yung lagi natin niya na ipaglalaban. Hindi natin kailangan ng kakampi. Ang kailangan natin, yung katotohanan, yung tama, yung mabuti. So the Lord, you know, the Lord is really very lovable. What he did by going to John accomplished another thing. He honored and endorsed John. Si John ba naman na mula pa sa pagkabata ay nagtitiis na hindi kumain ito, hindi uminom noon, hindi gawin ito dahil siya'y isang lingkod ng Diyos? So the Lord endorsed him before everybody. "Look, I am Jesus of Nazareth, the Son of God, but I submit to his baptism." In-honor niya yung lingkod ng Diyos. Of course, a practical lesson we can learn is to honor God's faithful servants. Remember, faithful servants. Hindi lahat ng servants faithful. 1 Timothy 5:17, "The elders who direct the affairs of the church well." Merong well, ha? Hindi basta nagdidirect. "The elders who direct the affairs of the church well are worthy of double honor, especially those whose work is preaching and teaching." To honor, the Lord did that to John. He honored John.
Kaya tayo po, kung sinasabi nyo, great kayo, marunong kayo, magaling, the truly great can do good by lifting others with their attention, with their presence, with their recognition. Kung kinikilala kayo ng lipunan na achiever, mahusay, magaling, tapos nagsasubmit kayo sa isang Bible study leader na maaring simpleng tao, at least during the Bible study, no? Eh, binibigyan nyo siya ng encouragement. Binibigyan nyo siya ng dangal sa harap ng maraming tao. Pero yung hihiyahiyain ninyo, sa palagay nyo, mas marami kayong alam, paglalaroan ninyo at lilituhin nyo nagtuturo sa inyo, kaya marami tuloy natatakot magturo. Then you don't advance the work of God. If there is really glory in your personality, if that is really possible at all, rub your gold on others. Kung kayo isang mahal na tao, by attending a Bible study, you glorify the group and you honor the leader. Nakakatulong kayo. Kaya bilib na bilib po ako sa ilang mga taong talagang dapat ay kinikilala na sila, bantog na bantog. Halimbawa, si Dr. Lucrecia Casilag, National Artist for Music. Pero kitang-kita ko po siya sa kanyang mga kilos, kung may mga struggling musicians, managaumpisang musical groups, pupunta siya, makikinig, a-attend, dadalo. Hindi siguro para matuto pa siya dahil napakarami na niyang alam, pero kung ano man ang meron siya na dangal, e inililipat niya doon sa kanyang pinupuntahan para umattend siya. If you think you're a very important person, then you should go to events that are not so important so that you can give importance to it and so that you can encourage people. It is important to be like that, to be supportive. Meron naman akong isang kilala na sikat din on a national level sa pagsasayaw. Pagkatapos, merong isang nag-uumpisa palang magturo nung sayaw sa isang seminar. Pagkatapos magturo, tumayo siya at sinira niya lahat yung itinuro nun. Sabi niya, ako ang authority, hindi ganyan, ganito dapat. Nakabasag siya ng puso ng isang nag-uumpisa pa lamang. Hindi naman ikamamatay yung nadinig ng mga nakinig, hindi niya kailangang ibahin dun sa oras na yun mismo. Ito'y maling paggamit ng authority or glory. If you think you are very good, encourage those who are just starting. Don't kill their enthusiasm. Kaya mahalaga yung pagiging mapagpakumbaba. And we should love the Lord for His humility, for His propriety, His social correctness, and to love the Lord for His respect for the system. Meron siya respeto dun sa system. And if you're going to love people for humility, for their propriety, and respect for the system. Brothers and sisters, let's be more personal. Let's be more lovable by being humble ourselves, by our correctness and properness, by our respect for the system. Let's be like Jesus. And one reminder, do not abuse the humble. Hindi naman kung may mapagpakumbaba ay aapihin mo na. Hindi ko mami mapagbigay at mapagpaubaya, eh lagi nang ikaw ang mauuna. Recognize and do not abuse other people's humility so that you will encourage them to continue being humble and you will teach lessons to those who are watching that they too can be humble because the humble people don't get abused. Kumusta po ang ating humility quotient? Panginoong Diyos, sa sandaling ito, nagpapasukat po kami sa inyo, nagpapasuri. Pakicheck niyo, Panginoon, ang kalagayan ng aming kababaang loob. We know, O Lord, that you don't want us proud. Satan wants us proud. Because when we are proud, nobody likes us. When nobody likes us, we are alone. And when we are alone, it is easy for Satan to manipulate us. Give us this wisdom to understand, O God, that it is in humility where victory is. Victory is in humility, not in arrogance. That arrogance is of the devil. That pride was the sin of Satan. Lord, check our hearts. We like to learn from you, Lord Jesus, to be humble, to be correct, to be proper. Mga kapatid, sino man sa atin ngayon ang nagnanais humingi sa Panginoon ng dagdag pang mga grasya upang matuto tayong maging mapagpakumbaba. Sa kinilalagyan nyo sa inyong pag-upo, manalangin sa Panginoon. Ihingi natin ang tawad ang ating mga kayabangan.
ihingi natin ang tawad ang ating mga pagmamataas. At sikapin din humingi ng tawad sa taong nasasaktan natin. Bunga ang hinahanap sa atin ng Diyos. Kabutihang loob, kababaang loob. Hindi lang action. Hindi lang yung nakikita ng tao na performance. Puso na mapagpakumbaba. Kung meron sa atin na dahil sa mga tinamasang tagumpay naging mayabang, isang paalala ito ngayon. Do not harden your heart as in the rebellion, but be humble. We are nothing. We can do nothing. We can have nothing on our own. Everything is God's grace. Sa ilang saglit ng katahimikan, makipagniig sa Diyos. The Lord hears. Let's be silent before the Lord.